Sa simula ng pelikula, walong kandidato ang ipinapakita na naghahanda para sa isang pagsusuri sa pagkuha para sa isang kumikitang corporate na trabaho. Ang ilang mga kandidato ay nag-uudyok sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga salitang nakapagpapatibay, habang ang ilan ay nagdaragdag ng ilang mga touch-up sa kanilang mga pagpapakita bago lumipat sa bulwagan ng pagsusulit. Ang lugar ay madilim na may mga mesa para sa bawat kandidato na pinananatiling pantay sa buong silid. Mayroon din itong mga kamera upang masubaybayan ang kanilang mga aktibidad. Pagkaupo nilang walo, pumasok sa silid ang isang gwardiya na may dalang baril, nakitang-kitang kinakabahan ang mga kandidato. Sinusundan siya ng isang lalaki na hindi nagsasabi sa kanila ng kanyang pangalan at ipinakilala lamang ang kanyang sarili bilang imbigilator. Pagkatapos ay humihingi siya ng paumanhin sa kanila para sa mga paghihirap na kanilang hinarap upang maabot ang silid na ito, na inihayag na ang mga kandidato ay nakapasa sa lahat ng mga nakaraang proseso sa pagkuha at sila ang mga finalist. Kung makapasa sila sa huling pagsubok na ito, makukuha nila ang mga trabaho ng kanilang mga pangarap. Bilang panuntunan ng pagsusulit, inaangkin ng imbigilator na walang federal na batas ang nalalapat sa loob ng bulwagan ng pagsusulit at ang mga kandidato ay dapat na sumunod lamang sa batas ng pagsusulit. Hindi sila pinapayagang makipag-usap sa gwardiya o sa imbigilator. Katulad nito, kung sinasadya o hindi sinasadyang sirain nila ang papel at kung lumabas sila ng silid sa anumang kadahilanan, madidisqualify sila. Ang kandidato ay magkakaroon ng 80 minuto upang tapusin ang pagsusulit. Isang tanong lang ang nasa papel sa harap nila na kailangan nilang sagutin. Pagkatapos ay tatanungin sila ng imbigilator kung mayroon silang anumang mga katanungan. Kapag walang sumasagot, binati niya ang mga ito ng swerte, sinimulan ang timer, at lumabas. Inikot ng mga kandidato ang kani-kanilang papel, at nakitang blanko ito. Nagkatinginan silang lahat na naguguluhan. Habang tumatagal, mas kinakabahan sila. Kaya naman, ang numero ng dalawang kandidato ay nagsimulang magsulat sa kanyang papel kung bakit sa tingin niya ay karapat-dapat siya para sa trabaho. Ang kamera sa silid ay nag-zoom sa kanyang papel, at ang gwardiya ay sinabihan na itapon siya dahil nasira niya ang kanyang papel. Ang numerong dalawa ay humihingi ng pangalawang pagkakataon habang ikinakandado siya ng gwardiya. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ng numero lima na ang panuntunan ay nagsasabi na hindi nila maaaring makipag-usap sa imbigilator at guard, na nangangahulugan na maaari silang makipag-usap sa isa't isa. Sinabi niya sa iba ang parehong bagay, na pinaniniwalaan silang kailangan nilang magtulungan upang mahanap kung ano ang tanong bago nila mahanap ang sagot. Tinatalakay ng grupo ang ilang paraan kung paano sila makapasa sa pagsusulit, ngunit lahat sila ay nalilito rin. Sa kabuuan nito, hindi nagsasalita ang numero unong kandidato. Sinubukan ng isang lalaki na ipakilala ang kanyang sarili, ngunit ang numero lima ay nagmumungkahi na bigyan nila ang isa't isa ng mga pangalan ng alagang hayop upang hindi nila kailangang ibunyag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Tinuloy niya ang pangalan ng kandidatong numero uno, Bingi, dahil hindi pa siya nagsasalita. Pagkatapos, ang mga lalaki ay pinangalan ng Kayumanggi, Itim, at Puti ayon sa kanilang lahi, at ang mga babae ay pinangalan ng Blonde, Morena, at Maitim ayon sa kulay ng kanilang buhok. Pagkatapos nito, iminumungkahi ni White na tumayo sila mula sa kanilang mga upuan dahil walang ganoong panuntunan na nagsasabing hindi maaaring. Kumuha siya ng pagkakataon at bumangon. Sa tuwa ng lahat, nanatili ang bantay, ibig sabihin ay malaya silang nakakagalaw. Naniniwala si Dark na ang mga tanong ay nakasulat sa papel na may hindi nakikitang tinta o isang watermark. Sumasang-ayon silang lahat na subukan ang teorya, ngunit hindi alam kung paano. Bumangon si Dark at ginamit ang mga ilaw sa kwarto para tingnan kung may nakasulat sa papel. Gayunpaman, walang nakikita. Iginiit pa rin niya na suriin ng lahat ang kanilang sarili, dahil ang tanong ay maaaring nasa isa lamang sa kanila. Ginagawa ng lahat ang sinasabi niya maliban kay Bingi na tahimik sa kanyang upuan. Kinuha ni White ang kanyang papel at tiningnan ito sa liwanag. Kapag hindi sila nakakuha ng anumang mga resulta, iminumungkahi ni Black na ang mga sinulat ay maaaring makita sa mga UV ray o X-ray. Pagkatapos ay nagsimulang maghanap ang grupo ng switchboard upang makita kung may opsyong i-on ang iba pang uri ng mga ilaw. Kapag wala silang nahanap, sinimulan nilang hanapin ang pinagmumulan ng gayong liwanag sa kanilang sarili. Hindi sila tinutulungan ng Bingi at kinakabahan na nananatili sa kanyang upuan. Nakahanap si Blonde ng mga strip ng emergency lights sa kwarto. Ngunit dahil walang switch, kailangang sirain ng grupo ang lahat ng iba pang bumbilya para magkaroon ng emergency at matrigger ang mga ilaw. Gumanti si Brown na nagsasabing hindi sila maaaring kumuha ng ganoong panganib. Kaya, bumoto sila sa usapin at sa huli ay nagpasya na isulong ang plano. Matapos masira ang lahat ng bumbilya sa kwarto, biglang umilaw ng asul dahil sa emergency na itim na ilaw. Lahat ay nagsimulang maghanap ng tanong sa papel, maliban kay Bingi. Ngunit muli silang nadismaya dahil hindi nila makita ang tanong. Hinihiling ni Brunette sa lahat na tanggalin ang unang layer ng strip light dahil hindi ito nailawan. Ito ay maaaring magdulot ng UV rays na makakatulong sa kanila.
Ginagamit nila ang mga tapong ng babae upang masira ang mga piraso at ipakita ang isa pang anyo ng liwanag. Gayunpaman, muli silang sinalubong ng pagkabigo dahil ang mga ilaw na ito ay hindi rin gumagana. Ngayon ay 60 minuto na lang ang natitira sa grupo. Isang bigong puti ang humihiling sa lahat na mag-isip ng mga alternatibo. Habang nagbo-brainstorm sila ng mga ideya, nirehistro ni White na magagawa nila ang lahat sa papel ng numero 2 dahil disqualified na siya. Kaya, nagtitipon sila sa paligid ng kanyang mesa at sinubukang subaybayan ang papel gamit ang isang lapis. Gayunpaman, walang tanong na lumalabas. Pagkatapos ay pinunit ni White ang kanyang papel sa mga seksyon upang magamit nila ang mga ito sa pag-eksperimento sa iba't ibang pamamaraan. Sumunod, umihi siya sa isa sa mga papel para tingnan kung liquid activated ito. Gayunpaman, hindi rin yun gumagana. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang Black at White habang pinag-uusapan kung ano ang susunod nilang gagawin, ngunit huminto sila matapos marinig ang sigaw ng bingi. Tahimik siyang humihikbi sa kanyang kinaupuan habang ang iba ay nakatingin sa kanya na nakakatuwa. Pagkatapos nito, ang lalaki ay nagsimulang magdaldal sa Frances. Tinanong niya sila kung may nakikita sila sa papel at sinasabing ang papel ay sumasalamin sa kanilang imahe. Hindi nila masyadong iniisip ang kanyang mga daldal at bumalik sa pagtalakay ng mga ideya. Natahimik ang lahat ng magsalita si Brown. Nagmumungkahi siya ng sariling teorya na nagsasabing wala sila sa pagsusulit ngunit nasa ilang uri ng palabas sa pagtaya. Ang mga miyembro ng board ng kumpanya ay naglagay ng taya sa kung sino ang pumutok sa ilalim ng pressure at ang tanging layunin ng kanilang paroroon ay para sa kanilang libangan. Iniisip ni Dark na ang mga miyembro ng board ay malamang na may mas mahusay na mga bagay na gagawin sa kanilang oras ngunit ayon kay Brown, ang pera ay ang pinakamaliit sa kanilang mga alalahanin. Sa dami ng pera nila sa kanilang buhay, malamang na nabubuhay ang mga miyembro ng board para sa mga panganib. Ngayon, ang bawat isa ay lumalapit sa kanilang sariling mga ideya. Sinasabi ng ilan na maaaring ang invigilator ang nasa likod nito, habang ang iba ay nagsasabing maaaring ito ang CEO. Nagsisimula silang mag-crack sa ilalim ng presyon at insulto ang isa't isa. Kumpiyansa na sinabi ni Brunette na walang nanonood sa kanila dahil hands-on ang CEO sa kumpanya. Nasa kanya ang lahat ng karapatan at kapangyarihan ng kumpanya sa lahat. Malinaw na mas alam niya ang tungkol sa kumpanya kaysa sa iba. Tinanong siya ni Brown kung paano niya alam ang tungkol sa CEO. Si Brunette pala ay nagtatrabaho na sa kumpanya sa HR, pero hindi pa nakikita ang CEO. Nag-apply siya ng mas mataas na trabaho at ngayon ay nandito na siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni White na siya ay hinanap sa ulo at inalok ang trabaho. Pero yung iba, nag-apply daw sila. Gayunpaman, isang bagay na pareho sila ay wala silang alam tungkol sa kumpanya at kung ano ang ginagawa nito dahil sinabihan sila na huwag magtanong. Ipinaliwanag ni Brunette na nag-a-apply sila para sa isang sikat na multi-million pharmaceutical company na tinatawag na Birog. Ilang taon na ang nakalipas nang kumalat ang isang pandemya sa mga kabataan sa mundo, sila ang unang nakahanap ng lunas. Sa kasalukuyan, ang kanilang taunang turnover ay $20 bilyong, lahat ay dahil sa kanilang CEO. Bigla, iminumungkahi ni Black na ang kumpanya ay maaaring nakahanap ng lunas sa pinakabagong nakamamatay na sakit na pumatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Biglang naintriga si Dark at tinanong pa si Black tungkol dito. Naghihinala ito kay White, kaya tinanong niya si Dark kung nahawaan din siya ng virus. Sinabi ni Dark na hindi siya at ibinasura ang bagay na yon. Para mawala ang atensyon sa kanya, lumapit siya sa guard at naglabas ng lighter sa bulsa nito nang hindi nakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos, sumulyap siya sa alarma ng sunog. Plano ng grupo na gamitin ang lighter para matrigger ang sprinkler dahil posibleng mabuo ng tubig ang mga sinulat sa papel. Para dito, umupo si Dark sa isang upuan ngunit hindi umabot sa alarma sa sunog. Tinutulungan siya ni White sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang nakarolyong papel na sinindihan niya at ginagamit upang matrigger ang alarma. Maya-maya, nagsimulang pumatak ang tubig ngunit ang mga papel ay nananatiling pareho. Biglang pumunta ang guard sa grupo. Sa sandaling yon, binuksan ni Dark ang papel sa kanyang kamay at ipinakita na ito ay kanya. Pinagtaksilan siya ni White para paluwagin ang kompetisyon. Kinaladkad ng gwardiya si Dark habang tinatawag niyang bastardo si White. Kasunod nito, isang galit na itim ang nagsabing papatayin niya ang mga puting ilaw. Pinapatay nito ang mga ilaw at ang mga numero ng grupo na ang mga ito ay voice activated. Hinihiling nila sa isa't isa na mag-ingat sa kanilang sasabihin kapag nagsimulang umiyak muli ang bingi. Palihim na umupo si White sa kanyang harapan at binubuli ang kawawang lalaki para punitin ang sarili niyang papel at kainin ito. Lumapit ang gwardiya kay bingi at pinaalis din. Ngayon 5 na lang sa mga kandidato ang natitira. Minaliit ni Black si White dahil sa pagiging isang kakilakilabot na tao, ngunit iginiit ng puti na dapat nilang pasalamatan siya sa pagpapaalis sa kanilang mga kakumpetensya. Sinasabi rin niya na alam niya kung ano ang tanong ngunit tumangging sabihin sa iba. Sa sobrang galit, pinatumba siya ni Black sa isang suntok. Pagkatapos ay itinali siya ng grupo sa isang upuan at tinakpan ng tali ang kanyang bibig.
Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si White. Inalis ni Brunete ang kanyang busal at humingi siya ng kanyang gamot, sinabing nahawaan din siya ng virus, at kailangang uminom ng gamot bawat oras para mabuhay siya. Bumalik na naghahanap ng mga tableta sa kanyang bulsa, ngunit wala itong makita. Naniniwala ang grupo na gumagawa lang ng dahilan si White para palayain siya. Gayunpaman, sinabi ni White na ang isa sa kanila ay uminom ng tableta, at nangangako na sasabihin sa kanila kung ano ang tanong kung ibabalik nila ito. Maya-maya, nawalan na naman siya ng malay at nanginginig. Ang ilan ay naniniwala na siya ay peke, ngunit sinabi ni Bulk na siya ay nagkakasakit dahil sa virus. Sinimulan nilang hanapin ang tableta na sinasabi niya, ngunit hindi nila ito makita sa silid. 15 minuto na lang ang natitira sa timer, sinusuri nila ang isa't isa para sa tableta. Pinaghihinalaan ni Brunete si Brown sa pag-inom nito, at napatunayang tama, nang makita niyang nakadikit ang tableta sa chewing gum sa ilalim ng kanyang mesa. Sinubukan niyang pakainin ito sa puti, ngunit itinapon ito ni Brown sa isang lagusan. Habang sinusubukan ng iba na ilabas ito, isang stressed na brunette ang pumunta sa harap ng kamera, at hiniling sa invigilator na iligtas ang lalaki. Ngunit dahil nakausap niya ang invigilator, agad siyang na-disqualify. Pagkatapos niyang mawala, inilabas ni Blonde ang tableta gamit ang bobby pin, at iniligtas ang buhay ni White. Kinalagdin niya ito sa proseso. Pagkatapos niyang gumaling, lahat ay nagtatanong sa kanya ng sagot na ipinangako niya. Inihayag ni White na ang mga sagot ay ang mga kandidato mismo. Kanina pa sila naghahanap ng tanong pero iniisip ni White na walang tanong at ang naiwan sa dulo ay ang sagot. Ang iba sa kanila ay naniniwala sa kanya, ngunit bago sila makakilos. Si White ay tumakbo upang kunin ang baril mula sa gwardiya. Itinulak siya ni Black sa isang tabi, at siya mismo ang kumuha ng baril. Itinuro niya ito kay White na may kumpiyansa, na nagsasabing hindi siya babarilin ng sinuman. Sabay-sabay, inaatake niya si Black at nakuha ang baril. Gayunpaman, kapag gagamitin na niya ito ay napagtanto niyang may fingerprint recognition ang baril. Kaya, ginamit ni White ang bantay at itinutok ang baril sa iba. Binantaan niya ang lahat na lalabas ng mag-isa sa silid para mapanalunan niya ang posisyon. Hindi kumanti si Brown sa takot na mabaril at sadyang lumabas. Ang isang natatakot na kulay ginto ay dahan-dahang lumalakad sa labas ngunit sumigaw ng pamatay sa dulo. Nagiging madilim ang silid na gumagawa ng white shoot sa mga random na direksyon. Nang bumalik ang mga ilaw, bumagsak si Black sa sahig na may butas ng bala sa kanyang dibdib. Tumingin si White sa paligid at nakitang may paapa si Blonde sa loob ng kwarto. Babarilin na rin siya nito, ngunit napansin niyang huminto ang timer. Ngayon, naglalakad si White sa kamera, at sinabi sa invigilator na siya ang nanalo sa kompetisyon. Nilapitan siya ng guard at ipinakita ang oras. Nabigla si White nang makitang mayroon pa silang 20 segundo na natitira, ibig sabihin ay hindi na siya kwalipikado para makipag-usap sa invigilator. Ito ay pagkatapos ay ipinahayag na bingi ay nagbago ang oras kapag sila ay abala sa pagtalakay sa iba pang mga bagay. Sa wakas, Blonde na lang ang natitira. Pumasok siya sa silid at pinulot ang mga salamin ni Def na nahulog habang inilalabas siya. Gamit ang mga yon, tiningnan niya ang papel at nakita ang tanong isa na nakasulat dito. Sa kanyang lubos na sorpresa, pumasok si Def sa silid na inihayag na siya ang CEO ng kumpanya at nasa pagsubok upang bantayan ang lahat. Lumapit si Blonde sa kanya at sinabing hindi. Napangiti ang CEO at ang invigilator nang makitang naisip niya ang tanong at nakapasa sa pagsusulit. It turns out when the invigilator asked them kung meron any questions sa simula ng pagsusulit, iyon lang ang tanong na kailangan nilang sagutin. Ang buong pagsusulit ay itinakda upang subukan ang katalinuhan at pagkaasikaso ng mga kandidato. Kinukuha nila si Blonde bilang sekretarya ng CEO, ngunit hindi niya tinatanggap ang trabaho dahil ayaw niyang magtrabaho sa isang organisasyon na pumapatay ng mga tao. Ibinunyag ng invigilator na hindi talaga patay si Black at ang bala na tinamaan niya ay isang kapsula na nagpapagaling sa sugat pagkatapos tumagos sa katawan. Ito ay talagang ang mahiwagang gamot na kanilang ginawa kamakailan na maaaring gamutin ang anumang sakit sa mundo. Sa wakas, tinanggap ni Blonde ang trabaho at natapos ang pelikula habang nakipagkamay siya sa CEO.